Tara, tuloy po kayo sa Barangay Hulo. Mabuhay! Ako po si Catherine Santos, ang maglilibot sa inyo dito sa aming pinakamamahal na barangay, Barangay Hulo! Tara, sama kayo! Ang Barangay Hulo ay nasasakop ng lungsod ng Maykawayan at probinsya ng Bulacan. Ang Hulo ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Maykawayan. Ito ay may laking 12 hektarya. Sa ngayon, nahahati ito sa Siam na Kalye, Provincial Road, Digenyo Street, Bunying Street, Marcos Ira Street, Noriega Street, Gaanan Street, Exaltation Street, at V. Hermoso Street. Ang Hulo ay nangangahulugan ng dulo o liblib na puok na isang bayan. Ang Nayon ng Hulo ay isang tahimik na nayon ng Maykawayan. Ang nayong ito ay naliligid ng mga nayon ng Gasak, Banga, at Bangkal. Ang Hulo ay nahati sa 2 sitio, ang Hilagang Hulo at ang Timog Hulo. Ang nayon ng Hulo ay natatag nang ang Bayang Maykawayan ay mabigyan ng pangalan noong 1578. Ito ang puok na pinagtayuan ng pamilihang bayan ng Maykawayan noong panahon ng Kastila. Kaya kilala din sa pagkakaroon ng pantay-pantay na hanay ng kalsada. Ang unang mamamayan ng puok na ito ay binubuo ng mga angkang Alarilia, Cruz, Navarro at Hermoso. Sa kasalukuyan, ang nayon ay balita pa rin sa pagiging isang nayon ng mga magkukulti ng balat. Ang Hermoso Tannery at ang Carlos Tannery ay ang mga naging pangunahing kultihan sa nayong ito. Maliit mang barangay, marami pa ding sumibol at nahubog bilang ng mga lingkod bayan hanggang sa naging lungsod. Mga pari at bayani ang aming barangay. Alam ba ninyo na may naging isang bayani ang ating barangay? Ito po ay si Padre Celestino Noriega. Padre? Opo. Pari po siya. Siya ay isang pari at nanilbiyan sa simbahan natin. Sa panahon ng pangalawang digmaan, siya din po ay umanib bilang gerilya ngunit sa kasamang palad namatay sa gera. Habang ipinagtatanggol ang kanyang bayan. Isang taong nagsilbi at nagmahal sa Diyos, pati na rin sa kanyang bayan. Sa ngayon, nananatili pa rin nakatayo ang kanyang bahay sa aming lugar. Ito pa rin ay pinangangalagaan at iniingatan ng Angkang Noriega. Simbahan ng Iglesia Filipiniana Independiente o mas kilalang Aglipay Church. Nakilala sa Aglipay dahil sa kanilang tagapagtatag na si Supreme Bishop Gregorio Aglipay. Ang kapilya o mas kilala sa tawag na Bisita ng Hulo ay isa sa mga lumang gusali sa Barangay Hulo. Ang unang patron dito ay ang Mahal na Senyor. Ang Mahal na Senyor ay inilalarawan si Jesucristo na kapako. Isa din sa dinarayo sa aming barangay ay ang pangalawang patron na si Santa Clara ng Assisi upang hingin ang panalangin niya para sa magandang panahon. Ang Casa Maykawayan unang naitayo noong 1913 sa San Fernando, Pampanga. Nailipat at itinayo muli noong 1950s sa Barangay Hulo matapos bilhin ng yumapang Rogelio Urrutia. Ito ay may katangi-tanging disenyong pinya sa kisame na gawa sa metal. Sa ngayon, ito ay nananatiling nakatayo at naging kilala sa isang pribadong resort sa Bataan. Dumating na tayo sa pinakapaboritong part ko, mukbang na! Nandito yung mga pagkain na ipinagmamalaki at makikita sa aming barangay. Kasama ko po ang aming punong barangay na si Kapitan PJ Prudon. Hello, Kap! Thanks for having me, Kat. Salamat nga pala sa pag-invite. Tara po, tikman natin ang mga pagkain dito lamang matatagpuan sa aming barangay. Tara po, kain po tayo.
Mas try itong mga pagkain na to, guys. Hindi kami mapapaya sa inyo. Subukan nyo. Lagi kayong welcome dumayo dito para tikman ng mga pagkain ipinagmamalaki ng aming barangay. Oo nga, Kat. Again, thank you. Thank you for having me. Salamat. Kung hindi mo kayo nimbita, hindi ko matitikman lahat ng mga pagkain na kanda ngayon. Isa lang po ang masasabi ko. Talagang napakasarap at babalik-balikan. Yoli's Hulo Secret Pancit, Robin Hood Pizza, Pick and Go, Dante's Cucina, Myla's Toron, and siyempre, yung ANJ's Mirti. Hi, Cap. Ito na yung isa sa pinaka-inaabangan kong part. Pwede po ba akong magtanong sa'yo? Naku, medyo kinakabahan ako ha. Sige, wag laman. So, Cap, kung merong ugali ang mga tao dito sa Barangay Hulo na wala sa iba, ano yun? Siguro para sa akin, ang isang number one na katangian ng Daga Hulo, matulungin. Nakita naman natin, naranasan natin itong nakaraang pandemic. Pero lahat tayo, nag-aisa, nagtulungan tayo para maging zero case tayo ng COVID. So, I guess, pagiging matulungin. Anong lugar sa Hulo ang hindi maalis sa isip mo hanggang ngayon, Kat? Okay, siguro ang sagot ko dyan, Kat, no? Siyempre, masasabi ko lang, hindi ko makakalimutan lugar dito sa amin. Siyempre, yung bahay ko, dyan ako lumaki. Diyan ako pinanganak at siyempre dyan na rin ako nag-start ng family. So I guess, ang sagot ko sa tanong mo, yung bahay namin. Ito naman, Cap. Ano po ang pinaka-paborito mong lugar dito sa loob ng Barangay Hulo? Siguro, Kat, alam mo, ang paborito ko talaga, wala nang iba kundi yung Barangay Hall lang. Nandun na rin ako, almost 24/7. Lagi naman ako nandun. So wala na ako ibang masasagot kundi Barangay Hall. Yung opisina ko doon, at home na ako ron. So yun yun. Barangay Hall, yung aking sagot. Ano po yung lugar sa Hulo na wala na ngayon pero gusto nyo pa pong mabalik? Siguro, no, yung mga lugar, definitely ang masasagot ko lang dyan. Nung bata pa kasi ako, marami pang lumang bahay rito. And isa yon sa mga pinupuntahan namin, nilalaruan namin. And eventually, as time goes by, na-develop na sila. So wala na yung mga lumang bahay. Pero again, friendly pa rin naman yung neighborhood. So ang gusto ko lang maibalik kung sakasakali yung mga lumang bahay. Sana ay nagustuhan niyo po ang aming virtual na paglilibot sa aming barangay. Barangay Hulo! Hihintayin po namin ang inyong pagbabalik. Hanggang sa muli! Paalam!